sa totoo lang, itong nangyaring ito kay Inday Sara at kay Attorney Zuleika, this is, you know, it is the, ano, no, the straw that broke the camel's back. Hindi na namin pwedeng tiisin yung ganito. Kung hindi tayo magre-react, kung hindi tayo lalabas at hindi tayo kikilos, yung kinabukasan ng mga anak natin at ng mga anak ng anak natin, wasak na, wala na tayong aabutang Pilipinas. Yeah, no, bantayan natin ang especially itong House of Representatives na nagiging unacceptable na talaga yung kanilang ginagawa sa araw-araw. Yes, oo. At bantayan rin natin, no, they are not going to stop. Hindi sila titigil hanggat hindi nila napapabagsak yung standard natin. Yung hinihingi natin na uri ng politika at public service na deserve ng mga Pilipino. At ako po si Joey Cruz. At sa mga nakakakilala po sa akin, ako po si Joey DeVive. Joa DeVive sa social media. Binabanatan po nila si Inday Sara dahil sa 125 million na confidential fund. Na gusto nilang malaman kung paano ginagastos. Okay? Unang-una, wala silang business para malaman yon. Dahil ang confidential, kaya nga yan naging confidential, dahil hindi mo dapat alam yon. Pero, may mga pera ng bayan na dapat alam natin kung paano ginagastos. At yun yung mga pera na pinagtatayo ng mga flood control projects, yun yung mga pinagtatayo ng mga kalsada natin, ng mga irigasyon, at mga kung ano-ano pang infrastruktura para i-build itong bansang to. Ikaw, Bongbong Marcos, inabuso mo yung salitang nation building nung eleksyon. Na napakakukupal ninyo na magmalinis, na akala mo meron kayong amor sa paggasta ng pera ng bayan, pero hindi nyo sinasabi sa amin kung paano nyo nililiquidate ang MOOE nyo. Para sa iyo yun, Martin Romualdez, Don Gonzales, JJ Suarez, na saan katerba ang kaso mo sa ombudsman, nagsinungaling ka pa, kumuha ka pa ng clearance, kunwari wala kang kasong galit na ang mga tao sa inyo. At sa totoo lang, itong nangyaring ito kay Inday Sara at kay Attorney Zuleika, this is, you know, it is the, ano, no, the straw that broke the camel's back. Hindi na namin pwedeng tiisin yung ganito. Kung hindi tayo magre-react, kung hindi tayo lalabas at hindi tayo kikilos, yung kinabukasan ng mga anak natin at ng mga anak ng anak natin, wasak na, wala na tayong aabutang Pilipinas pagtungtong ng 100 taon, 50 years, lahat ng pera natin nandito na sa mga pamilyang corrupt lahat. Nakakalungkot po na ano, no? Nakakalungkot na ang hirap-hirap i-explain sa mga tao kung ano ba, kung gaano ba kalalayo yung sitwasyon natin. And of course, marami dyan ayaw nila nung partisan na conversation. Pero ngayon po nagsimula na ang hudyat ng pagkilos. And so, ngayon ganito tayo karami. Dapat we take it as a life mission. We take it upon ourselves na tayong mga nandito, i-convert natin ang ating mga kapamilya, ipaliwanag ang tunay na problema ng Pilipinas, kasi ang tunay na problema, hindi alam ng mga kapwa natin Pilipino kung ano ang problema. At ang problema, yung korupsyon at yung mga buwaya sa House of Representatives na walang pakialam sa paggastos ng pera natin, araw-araw namin pinagpuputahan sa pamamagitan ng malinis na pagkatrabaho, pagkatapos sila, gagastosin lang nila sa mga kabit nila. Yeah!
rin sa kay Inday Sara at kay PRRD ay nag-uugat sa standard ng public service. Nakita natin lahat na uubra pala na mag-deliver ang mga politiko natin, na meron palang mangyayari sa bansa natin, na pag nag-desisyon ka at inisip mo ang kapakanan ng mga Pilipino, meron pala tayong magandang magagawa. Yun yung politika na gusto namin na ma-perpetrate, na mapalawig pa. At ito ang maging standard ng bawat Pilipino sa pagpili niya ng leader sa mga susunod na eleksyon, sa mga susunod na mga panahon na kailangan nating magdesisyon. Nagpapasalamat po ako sa oportunidad na ibibigay, na binigay niyo po sa akin na makapagsalita at mailabas ang talagang galit na nararamdaman ng mga kagaya ko. Supportahan po natin yung lumagay po tayo lagi sa tama at kung ano yung mas mapagsisilbihan ang mas nakararami. Doon po tayo dapat lalagay. Doon po tayo dapat sa prudent spending, paggamit ng pera ng bayan na kung saan mas higit na mapapakinabangan ng mas nakararaming Pilipino. Bantayan natin ang ating gobyerno, bantayan natin ang especially itong House of Representatives na nagiging unacceptable na talaga yung kanilang ginagawa sa araw-araw. Yes, oo. At bantayan rin natin, no, they are not going to stop. Hindi sila titigil hanggat hindi nila napapabagsak yung standard natin. Yung hinihingi natin na uri ng politika at public service na deserve ng mga Pilipino. Protektahan natin yun. Ngayon pa man, ngayong gabi po, gusto ko pong maalala ng lahat na lagi itong tinatanong sa akin, Miss Joey, bakit ba tinatawag na honorable yung mga House of Representatives, yung mga senador at saka mga congressmen? Bakit ba sila tinatawag na honorable? Okay. Ganito po kasi yun. Okay? Ganito po kasi yun. Okay? Yung mga kongresista natin, meron talaga silang malawak na kapangyarihan. Okay? Meron talaga silang malawak na kapangyarihan. At ang naglilimita sa kanila ay ang honor na protektahan ang kapakanan ng mas nakararaming Pilipino. Ginagawa ba yon ng mga buwaya dyan sa House of Representatives? Hindi! Busy sila na pabagsakin ang mga kalaban nila. Ipasara ang SMNI, pabuyin ang KOJC, ilagay si Attorney Zuleika sa Women's Correctional, ipahiya si PRRD sa walang humpay na inquiry sa mga bagay na naintindihan na ng mga Pilipino na matagal ng panahon na inaprubahan na ng mga Pilipino ang war on drugs ni PRRD. Issue pa rin sa mga tanga. Sa lahat ng makakarinig po at sa lahat ng maaabutan ng mensaheng ito, kung ang inyong congressman ay naging daan para sa ganitong kababuyan sa isang institusyon na supposedly ay lugar ng great debates, yun po yung House of Representatives eh. Kaya nga kayo honorable dyan, mga putang ina nyo. Kasi dapat nag-aaway-away kayo para pag-isipan kung ano ang mas makakabuti para sa amin. Hindi kung ano ang mas ikayayaman ninyo. Duterte! 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 Pakinan nyo! Tandaan po natin, ngayon, sana makaabot po ng mensaheng ito, tandaan po natin,
ang tunay na problema natin ngayon sa lipunan ay hindi alam ng kapwa natin, ng kapwa natin Pilipino, kung ano ang tunay na problema. So, sa kabila ng inyong pagpapayaman sa inyong sarili sa pamamagitan ng kaalaman, na alamin kung ano ang sitwasyon natin, isa po sa mga assignment natin ngayong gabi ay pag-uwi nyo sa mga bahay-bahay ninyo, kausapin ninyo ang mga pamilya ninyo, kausapin ninyo ang inyong mga... Dire-diretso na tayo! Tuloy-tuloy na to! Wala na uwi at to! Magparami tayo. Kausapin ninyo ang inyong mga kaibigan, katrabaho, kapamilya. Kasi kung hindi natin gagawin to, at hahayaan natin na magtuloy-tuloy ang ganitong uri ng pamamalakad sa bansa natin, in 2 years, in 3 years, o kung 2028 umabot tayo doon, pare-parehas tayong mamamatay ng dilat sa kahirapan. Yun lamang po. Maraming salamat ulit sa pag-imbita po sa akin na magsalita, kahit medyo biglaan.